kay sinamahan ni tatay ang kanyang anak na si Mark BJ. Sir Mark, gandang hapon. Gandang hapon po, sir. Pwede pong pakikwento sa amin yung mga pangyari. Sir, ganito po yung nangyari. Pumunta po kami na, birthday po kasi ng asawa ko. Opo, opo. May bisita po kami, medyo nagkainuman po ng unti. Pumunta po kami ng burgeran. Opo. Pakabili po namin, dumating po yung pulis. Hindi po siya naka-uniform, naka-sibilyan lang po. Okay. Pagdating po doon, paka-order namin, di nagkakainan po kami doon sa may labas. Kami-kami po magkasama, lima. Eh medyo may malakas po boses namin, kaya po medyo nakainom po ng unti. Tapos ito pong pulis, bigla po siyang nagbibideo. Binibideohan kami, hindi po namin alam kung ano gusto niya sabihin. O nag-ano kami, nanggugulo, pero wala po kami binastos na kung anong tao. Tapos maya-maya po, nilapitan po namin siya. Sabi ko po, sir, bakit niyo po ako binibideohan? Sabi po niya, nakaka-iskandalo na kayo. Sabi ko, paano po nang iskandalo? Hindi naman po kami nanggugulo sa inyo. Nagkukwentuhan po kami. Hindi, umalis po kami. Meron po ba nagreklamo? Wala naman po. Okay. So kayo po yung nagtatawanan lang? Opo. Doon po sa Burger Hut? Opo. Siya lang po ang nagano doon. Okay. Bigla po siya nagvideo. Okay. Tapos pag uwi ko, pag atid po noon sa kasama namin, bumalik po ako. Oo, totoo po talaga, bumalik ako sa kanya. Kasi para po, gusto kong linawin kung bakit po siya nagbibideo. Ba't kayo binibidyoan? Opo, okay. Kasi ang gusto ko po kasi mangyari, baka po kasi, pag umano po, kinabukasan na, pinost niya po kami, nabibideo kaming ganito, hindi po namin alam. So ano nangyari po? Nung binalikan mo siya para tanungin, ba't mo kami binibidyoan? Pag ganito po, di po kami bumaba ng motor. Okay. Sabi niya, saglit lang, tatawag ako ng kasamaan ko. Okay. Kasi nakasibilyan po siya. Sabi ko, sige po, antayin ko para maliwanagan po ako. Okay. Bakit mo ako binibidyoan? Pagdating po doon, Hindi na po siya bigla po niya akong pinasasan, sakay na po kagad. Oh! Sakay po yun. Sana magan. Tapos may kasama agad, po. Agad-agad, pinasasan ka? Opo, may kasama po ako noon. Yung kasama ko po, pinalayo niya na po, ako lang po ang pinasasan. Pakaposas po noon, diretso po ako ng munisipyo, detain po kagad. Kayo po ina-inquest? Nung kinamuumagaan na po. In-inquest kayo? Opo. Pinatula ng piskal? Opo. Yung inquest? Opo. Meron po kayong kasamang lawyer nung kayo pa inquest? Wala po. Okay. At ang kinasa nyo ang justification? Opo. Patrolman Kapsa, magandang hapon po, Patrolman Sir. Yes, magandang hapon po, Senator. Bakit nyo po kinasa ng alarm and scandal ang justification? Ito pong si Mark Zanyes at pagdating po sa loob ng kulungan, binugbog po hanggang sa mapilay ng inyong mga kasamaan. But anyway, umpisan po dun sa kaso. Bakit nyo po kinasa ng unjust fixation sa alarm and scandal? Sir, yung ano po, unang-una po kasi ang mga yan, doon po kasi sa Angel's Burger, sila po ay nakakabulahaw na home at sobrang ingay doon sa tindahan na. Teka muna, yung mga taga Angel's Burger ba nagreklamo? Yun po, nag-iingay sila. No, sagutin mo lang ako. Yung Angel's Burger ba nagreklamo sa barangay na sila'y maingay o nagreklamo sa police na sila'y magulo? Nung panahon na yun, sir, hindi po sila makapag-react. Gawa na natatakot din ho dyan sa mga yan po. Ah, hindi. Hindi. Gusto ko, no. Ayoko yung ano lang, yung bang perception mo lang na sila nakakabulabog na. Gusto ko malaman kung meron talagang reklamo against them. So ikaw lang po, perception mo lang na sila ay magulo. Pero ayon po sa may-ari nung burger na establishmento, walang reklamo. Hindi sila nireklamo, tama? Yes po, bali. Okay, good. So, kinuha mo sila ng video. Tama? Hindi po. Kinuha mo ng video sila, kaya nga binalikan kanya. Sinabi niya, sir, ba't mo kami kinukuha ng video? Kaya doon, nagalit ka, pinusasan mo agad siya. Hindi po. Naku po. Anong takeaway mo dito sa patrolman na ito? Well, first of, yung natanong niyo po sa kanya, mayroon bang private complainant dito sa situation na to? Mm. Eh, umamin naman po ang ating officer na wala. No? Mm. Siya ang na-offend. Yes. So, dun po sa aspect ng arrest, I don't think meron po tayong tinatawag na legal arrest in this case. Kasi they weren't performing a crime during the arrest. So, hindi siya pasok dun sa exceptions of arrests without warrant po. Yung citizen's arrest? Yes po, okay. Senator. Warrantless arrest? Yes po, Senator. So, dun pa lang, pwede na siyang makasuhan siguro ng illegal arrest kapag mapatunayan natin na they were not committing a crime during the time na sila'y naglalasing at allegedly nag-iingay, wala naman nagre-reklamo. Mm-hmm. Second, Senator, kung totoo po yung mga allegasyon na sinaktan kayo sa loob, sir, tama, sa kulungan. Kaya napilay siya. Resulta po sa binugbog pilay. Siya. Ang bumugbog sa kanya yung mga
police. In, although hindi si patrolman ang bugbog, tama? Hindi po. Pero mga police. Yung mga kasamahan po niya. Kaya nga ito sinasabi ko noon pa eh. Bilis-bilis natin ito ni Garrett. Yes, yung sir. Bang magkaroon ng CCTV yes, sa lahat ng mga kulungan sa presinto. It's, ito na oh. It's na in the committee reklamo. Na senator, ipapapush natin. Sige. So may anti-torture law pa po tayong pwede isampan na medyo mabigat po ang penalty natin doon. Okay. Yes, so, malaking kasalanan ni patrolman. Napakalaki po, senator. Kasi sabihin na natin legal man ang arrest, yung pagbubugbog po sa ating complainant sa loob ng kulungan, torture po yun. Under our anti-torture law. Although hindi naman siya ng bugbog, mga kasama niya. He will still be implicated, Senator, kasi ang tendency po ng ating anti-torture law, lahat po ng mga policemen who have held custody over the arrested person, nasasampahan po, Senator. Anti-torture, nako, mabigat-bigat na kaso. Patrolman, sir. Yes po, yes po, sir. Patay ka dahil sa iyong kayabangan. Makukulong ka rito, patrolman. Delikado ka. Kausapin mo ito, patrolman. Tingnan natin, mag-usap kayo ni Mark... BJ Azanyes. Maganda nga po na. Maganda nga po din ah, sir. Unang-una naman, di ba, alam mo naman ang ginawa mong mali nung una pala. Kayo na nga yung mismong nakaano sa akin eh. Di ba? Inausap ko kayo. Pero saan kayo? Inausap ko kayo ng maayos eh. Binalikan niyo pa ako at pinagbantaan niyo pa nga ako eh. Di ba? Sir, paano pong kausap na sinasabi niyo po eh? Unang-una po, hindi po kayo nagpakilala ng pulis. At ay, hindi niyo po sinasagot kung bakit po ninyo ako binibidyoan. Yun po ang ano po sa inyo. Dahil kayo ay maligalig, nire-revolusyon ninyo yung motor ninyo at mga nakainom pa kayo. Sir, kami po, inaamin po talaga namin nakainom kami. Nagkukwentuhan kami, medyo malakas ang boses. Pero para po lang yun sa amin, ang inaano lang po namin, wala naman po nagre-reklamo eh. Kami lang po eh. Tapos bigla po kayong sisingit, nabibidyoan niyo kami. Tapos ikaw pa po ang mismong nagposa sa akin. Tingnan, may ano ako sa iyo. Dahil kayo, kinausap ko na ng ayos. Wala pong ganun, sir. Huwag po kayo magsalungaling. Meron no, may magpapatunay po. Magpapatunay. Wala po ko yan. Hindi, sir. Kaya nga tanong ko, patrolman, sir. Meron bang complainant bukod po sa inyo? Yung po bang establishmento, yung may-ari ng Angel's Burger ba? Opo. Yes, nagreklamo ba? Pumunta ba sa barangay? Pumunta ba sa police? Ang sabi mo kanina, hindi. O, meron bang customer nagreklamo? Sabi mo, hindi. Wala. So, kasi, ngayon, ikaw lang nagreklamo. Sir, ganyan nga po eh. Dahil nga po yung mga sa paligid ko, natatakot na nga po sa kanila. Natatakot sa kanila? Paano natatakot sa kanila? Sinabi ba sa inyo na natatakot? Yung mismo, nagluluto po dun sa Angel's Burger po. Kinausap ka ba? Opo, sir. Nung ano po, nung itong huli, nung... Ang kwentong nila ay... Hindi, nung huli. Ibig sabihin, right there and then, habang sila ay nagtatawanan doon, nag-uusap, eh, nilapitan ka ba ng isang kawani doon ng Angel's Burger para sabihin, sir, eh, nakakagulo na ito. At hindi ka naman ako uniforme, tama? Yes po. O sana, bago mo sila inaresto, o dahil police ka naman, sana pakilala ka. Ako po ay police at kayo po ay nanggugulo na, tumahimik po kayo. Ginawa mo ba yun? Ginawa ko po yun. Yun ang una ko po talagang ginawa po. Ginawa niyo po yun? Oo, ginawa ko po yun. Yun ang una ko po sinabi ko sa kanila. Ano pong pagkasabi mo sa kanila? Ang sabi ko sa kanila nung ano, tigilan na nila ho yung pag-iingay, yung pag-revolusyon ng motor, pulis po ako. Okay. Opo, nung nangyari po yun, bagpas po na ano, kung ano-ano masasamang salita ho yung sinabi ho sa akin. Nagpakilala daw sir na pulis at sinabihan kayo, sinaway kayo? Kahit po yung mga kasamang ko magpapatunay po na wala po siyang sinabing ganun. Video lang po talaga ginagawa niya. Binibidyoan ka? Opo. Kaya doon lang po ako nag-complain sa kanya kung bakit niya ako binibidyoan. Wala naman po kaming ginagawa. Kaya okay. Oo, po, may ingay po kami. Kwentuhan. Eh, yung cook boxes. Daw nagreklamo sa kanya? Hindi po. Wala pong lumabas na cook doon. Baka siguro sinasabi niya po yung ano niya. Na kung wala na po kami, kwento niya na lang po yan. Okay. Lasing po kayo? Hindi po, nakainom lang po. Nakainom? Opo. Ah, so maingay kayo kasi nakainom kayo? O, kwentuhan po ilan namin. Ilan po kayo? Lima po. Lima kayo? Opo. Nagtatawanan? Opo. Okay. Malayo po kami dun sa may Angel's Burger ha. Saan po? Sa harap kayo mismo ng Angel's Burger? Opo, dito pa po sa may kalsada pa po. Hindi kayo sa mismong? Hindi po. Angel's Burger. Ano yun? Across the street? Ibig sabihin Tawid, kalsada? Hindi po. Medyo yung bilihin po kasi niya, nandun po. Eh, nandito po kami. Gano'ng kalayo? Siguro po yung labas pong yung pintuan. Tsaka ito po, itong tinainupuan ko po. Sa kalsada? Opo. O Tawid kalsada?
Sa may kabilang kalsada lang po. So, kaya nga, sa kabilang kalsada? Hindi po, doon lang po mismo sa may tapat niya lang. Ah, sa tapat niya, pero malayo. Opo, malayo po talaga. Gano'ng kalayo? Yun po, ganun po kalayo. Yung pintuan po doon sa labas, hanggang dito po. O, siguro mga, ano yan, 10-50 meters. Around, Senator, 10 meters. 10 meters, ang layo. Kaya po, hindi po kami makakabulabog po doon sa mga tao at mambabastos. Kaya okay. Po, wala pong nagre-reklamo. Pero sabi ni patrolman, lumapit daw siya at nagpakilalang pulis at pinapatahimik kayo. Wala po. Wala pong ganun, sir. Video po ang ginagawa po niya. Patrolman, wala. Hindi ka na nagpakilala. Ay na yan po ang ano nila po, Senator. Pero, alam ka naman pong gagawin ko yon tapos hindi ako magpapakilala po. Napaka ano ko naman po, sir. Napaka malinaw po ang ganda ho ng sinabi ko sa kanila. Hindi ho sila naniniwala sa akin nung una ho talaga eh. Talagang pinapaliwanagan ko ho eh. So, ba't ko naman ho gagawin nyo kung napaka ano ko na bigla ko na lang ho silang arestuin nung wala silang ginagawang. Ang akin naman, hindi naman ho sana aabot ng ganun, Senator eh, na may aresto eh. Kasi nung una, nagpaliwanag naman ako, sabi ko, pulis ako, tumigil na kayo, nakakabulaw. Eh, nire-revolution pa nila yung motor nila. Okay. At the same time okay. Po, Senator, pagbalik po niya, kasi tumawag na rin po ako ng kasamahan kong pulis, umalis po yan, umigtas po kasi gawa ng nakita na nila yung mobil. Tapos, ganito po nangyari, after po nito. Eh, inihintay namin yung order namin sa Angelsbury, kasi umalis na nga rin po yung mobil, kasi nga, umalis na sila. Binalikan pa po nila ako, pinalibutan na ako, minumura, binagbabantaan ako na hindi niyo ako kilala, sumapatayin kita. May threat na ho yan. May threat po sa akin. Kasi hindi ho sila naniniwala sa akin na ako yung pulis eh. Pero maganda ho ang paliwanag ko sa kanila. Hindi ako na parang na gano'n na nagsisisigaw nung mga araw na yon. Ang linaw lang ho ng pagkakasabi ko po. Okay. Pero sabihin na natin siya po ay karapat-dapat yung i-aresto dahil talagang nanggugulo at meron po kayong mga ebidensya magpapatunay tulad nung sabi mo na alam yung scandal nga dahil nung sawayin nyo, nagpakilala kayo at nagpa-revolution pa ng motor. Sige, kunyari, totoo yun. Halimbawa na lang. Now, nung ipakulong nyo po ito sa presinto, bakit kinakailangan pang bugbugin? Hindi po, wala pong ganun po, Senator. Wala pong pambugbugin. Eh bakit naka-wheelchair po siya ngayon? Po? Naka-wheelchair po siya ngayon dahil bugbog sarado po yung kanyang paa. Saan po kayo binubog, sir? Paglabas po sa gate. Hindi, pero kayo po yung nabugbog. Opo. Nagpa-medical lang po kayo? Hindi po. Kasi wala po kasing kakayanan magbayad po sa medical legal. Medyo may kamahalan po kasi. Kaya po dumiretso na lang po kami. Ilan pong pulis ng bugbog sa inyo? Siguro po, mga pito. Pito? Hmm. Pinagtulong-tulongan kayo? Hindi po, papasa-pasa po yun. Sinasabit po ako sa rehas, inaampas yung daliri ko sa paa ng bakal. Tapos kung ano-ano pong suntok, ginagawa. Oo nga, again, ulitin ko patrolman, sabihin na natin, kasi wala din naman kami doon, umaasa lang kami doon sa sasabihin niyo at sasabihin niya itong complaint namin. Okay. 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 Kaya nga, I'll give you the benefit of the doubt na marami sa mga sinasabi mo ay totoo, granting. Pero bakit kinakailangan bugbugin to? Ay, wala pong ganun po, Senator. Wala po akong ano na yan ay binugbog po. Sir, ganito po kasi yon. Kaya po ako binugbog ng mga kasamaan po niyan kasi po pinasamahan niya po ako sa kasamaan. Ang lagi po niya, kada masasalubong siya ng kasamaan niya, lagi po niya sinasabi, nanlaban daw po kami sa kanya at ano, na kung ano daw po na pinagbantaan namin siya. Kaya galit na galit po sa akin yung mga pulis, binaba po ako doon. Yun. Yun ang butas mo, patrolman. Sana kung hindi mo ito pinabugbog sa mga kasamaan mo, eh you're scot-free. Pwede natin sabihin, oo nga, eh buntot mo, hila mo, yung sinasabi ko palagi rito, eh maangas kayo, lasing kayo, eh nagpakilala na palang pulis, mayabang nyo pa, nag-revolution pa kayo. Oh, pwede kong sabihin ito sa kumpleno ngayon at sabihin ko, pinatulpo mo sarili mo. Pero nung binugbog nyo na sa loob ng presinto ninyo, hindi ka nga kasama pero makasamahan mo, ibang usapan na po, yun. Pero sir, walang ganun po. Ano nyo na lang po yan? Napaka-imposible naman sir, po. Sir, meron nga po mga ano, picture eh. Paano po yun? May mga pasa eh. Ano po gagawin ko rito sa sarili ko? Bubugbugin ko po sarili ko? Ayan o, oh, may mga pasa na po. Oh, ayan. Kaya nga po ako nagpumilit na ano eh, magpiansa eh. Kasi po, pag di po ako nakapagpapiansa eh, baka po mamatay na po ako dun eh. Araw-araw po. Oh, anong say mo dito?
Attorney Garrett. Well, Senator, after kong marinig, no, I think na-miss out ko po kanina na nagre-revolution pa sila ng motor doon. Oh, ako rin. Medyo nagulat din ako doon. Yes po, Senator. Yun po, positive act of alarms and scandals na po eh. Kasi hindi naman siya natural na kasama sa pag-iinom. Yung pagre-revolution ng motor. Ibang usapan. So, ibig sabihin ng asa siya. Yes. Para po, sa akin. Senator. Kasi nung una, hindi nabanggit. Yes so, po. Nung binanggit ni Patrolman na nung sinasaway, nag-revolution pa ng motor, pang-asar na yon. Yes po, Senator. Pwede na yun sa alam yung skandal. Pwede na po. So, yun ang sinasabi ko, buntot mo, hila mo. Yes po. However, yung bubugbugin siya sa loob na nga ng kulungan, yung pagkukulong sa kanya, parusa na yon. Yes, yes. Katapat Senator. Ng iyong kayabangan bilang mga lasenggong pasaway, kulong ka. Tama po, Idol. Parusa mo yon. Pero bakit kinailangan i-torture? Yun po yung malaking butas po na ginawa dito ng kapulisan, no? Kasi pagdating po sa prosecution ng isang anti-torture case, Senator, napakalakas po ng weight ng sasabihin ng biktima. At lalong lalakas yung weight ng sasabihin ng biktima kapag may mga evidence nga po ng injury. Kahit wala po silang medical legal, meron pong mga pictures na nagpapakita na imposibleng self-inflicted kasi may pasa nga po sa likod ng hita. Tama ba, sir? Tama po. Napakahirap kung mag-self-inflict ng pasa sa likod ng hita ng tao. No? Tama. Hindi, naniwala ko na binubog siya kasi yes po, Sen. Walang CCTV. Yes po, Idol. Kaya ngayon sinasabi ko na dapat lahat ng presinto may CCTV. Yes kasi po. Kung may CCTV, maiwasan itong pang-torture. Yes po, Idol. Kasi di ba inarbor ka, kinuha ka Apo. Sa selda? Saka po, kung araw po ng Linggo, pwede pong bumaba yung badalaw. Ang akin, ang asawa ko lang po ang hindi pwedeng dumalaw kasi malalaman po ng asawa ko na ganito ang itsura ko. Pero paano po kayo binugbog? Saan kayo banda binugbog? Ito po yung selda. Bubuksan lang po yung gate. Doon na po sa may paglabas po nan. So nilalabas ka opo, ng selda? Tapos pag ano po, no, pag suntok po sa akin, papakitin na po ako ng sa rehas. Doon naman po ako atawin yung mga paa ko. Habang nasa taas ka ng rehas? Opo. Kasi nakikita ko ngayon, walang atrasan ng kaso. Yung kaso sa'yo, tatayo. Yung kaso sa kanya, kailangan natin patayuin. Hindi, may kaso talaga si police yes po, kung tutuusin. Yes po. Mark BJ. Yan yun. Yung alak kasi nilalagay sa... Pero yung sinasabi niya po talaga. Sa tiyan. Hindi po talaga siya hindi nagpakilala. Hindi yung magre-revolution. Hindi po siya nagpakilala. Video lang po talaga. Okay lang kayo. Walang saway na nangyari po. Maski na po, sir. Yung bang maingay kayo tapos may sumaway sa inyo o binibidyo na kayo, dapat magets nyo na po yon. Wala pong saway yon, sir. Sir, video po. Kahit na sir, maingay kayo. Opo. So binibidyoan kayo, sana magets nyo na yon. Kaya kayo binibidyoan kasi maingay kayo at lima kayo, so isa lang siya, hindi niya kayo kaya, kaya binidyoan kayo. Dapat magets nyo na yon na siguro maingay na talaga kami kasi napapansin na kami. And then, nag-revolution ka pa ng motor. Nang-aasar ka. Alam mo yung scandal na yun. Tama ba? Tama po, Senator. Kasi hindi labas po siya sa usual action ng tao in a public place. Lalo na po't nakainom, doon po sa ating alarms and scandals law, pagka ikaw ay intoxicated, hindi nga po kailangan lasing. Nakainom lang po. At gumawa ka ng kaingayan na hindi naman natural sa ginagawa mo, pwede po talaga alarms and scandals, oh, Senator. Diba? Patrolman, kasi... late mo na nasabi na nag-revolution pa nung sawayin. Eh yun, pasok na talaga sa alam skandal yun. Tama ka nga doon. Opo. Meron pa po, Senator, pati po yung pagbabanta nila sa akin tsaka yung pagmumura nilang ginawa nung mga araw na yon. Babantaan ka? Eh nagpakilala kang pulis? Ayun na nga po eh. Ayun na nga po ang ano dyan, Senator eh. Nagpakilala na nga ako eh. Lalo na yan, yan si BJ na yan at saka yung Banjo po. Magkakilala ho ba kayo? Hindi po kami magkakilala niyan. But anyway, patrolman. Opo. Yung pong pagkakabugbog sa kanya na marami po siyang pasa, yun po isang indikasyon na siya po ay na-torture. Na meron tayong anti-torture law. Dito ka nabutasan. Sana hindi mo na po pinabugbog. Sana ikaw na mismo nagsabi sa mga pulis na kasama mo, huwag niyong galawin to kasi akong kumplena dito. Pag ginalaw niyo ito, babalik sa akin to. Kung ako, ganun ang sasabihin ko, yung pong... Oh, sabihin natin sobrang yabang itong si BJ. Pati ako naiyabangan. Yung basis kwento mo kahit wala ako doon, naiyabangan ako. Totoo lang. Pero yung pong pagkulong mo sa kanya, yun na po yung katapat na parusa, di ba? Sa kanyang kayabangan. Opo. Yung makulong siya. Leksyon sa kanya yon. Pero hindi po dapat binubugbog. Ay, hindi po. Hindi ko po yung ano po yan. Hindi nga ikaw nagbugbog. Yung mga kasamahan mga nagbugbog. Kau naman, sir. So anong pwede ikaso dito sa pambubugbog. Nakita ko po, Senator, no? Base po sa mga tanungan na naganap,
lahat po ng kaso siguro na final sa kanila, ang sa akin ang mahirap lang paniwalaan is yung grave threats na ginawa nila. Pero let's let that stand. Okay. Bigyan po natin ng pagkakataon, patunayan po nila yung mga arrest, yung mga krimen, kaya sila inaresto. At the same time, for justice to be had, kahit po criminal and presumed innocent, hindi po dapat binubugbog agad. Kaya kasuhan rin natin pabalik yung police. May karapatan din naman kasi kahit na yes, nakakulong. Yes, lahat po ng tao kahit na nakakulong, eh, may karapatan pa rin. Tama po yun, Sen. Kung hindi, edi magkagulo na tayo. Pero gusto ko lang tanungin, Senator, no, kung makita mo ba yung mga police na nambugbog sa'yo, ma-identify mo ba Apo sila? Kabisado mo yung mukha nila. Apo. Yung pangalan nila, alam mo. Hindi po, kasi po, pag titingin po ako sa pangalan nila, sinusuntok po ang mukha ko. Sabi pa po nga nung police, tinatandaan mo ang pangalan ko? Ginaganon po ako. Tapos sabi, suntok po ulit. Ayun tsaka po, kaya po ako natatakot tumarap po sa camera. Kasi po, may pagbabanta po kasing mga ginawa. Kasi pag nakalabas daw po ako, na hindi daw po nila ako titigilan. May CCTV ba doon sa ano? Angel's Burger? Meron po. Ang CCTV lang po doon, tutok lang po doon sa mismong bibili. Pero wala doon sa lugar kung nasaan kayo? Meron po doon sa may poste po. Ewan ko po kung buhay po yun. Sige, pwede namin hingiin yun. Apo. Okay, pero again, sir, yung alak dapat sa tiyan, hindi po sa ulo. Apo. Very clear to me na talagang magulo kayo. At kayo, bakit kayo magulo at matapang kayo kahit nasinaway kayo? Granting na hindi siya pakilalang polis. As regular civilian nang sumaway sa inyo, ang ginawa nyo, sa alip na makonsensya kayo na, oy, maingin na tayo mga pareko, nag-revolution pa. Talagang mayabang po ang dating nyo talaga doon. Nakakapirwisyo po kayo. Yun nga lang, dapat hindi ka binugbog. Ikaw po yung nagpa-medical na. Hindi po. Magpa-medical ka muna, sir. Kailangan doktor ang magsasabi na talagang ikaw ay may pasa. Hindi po pwedeng picture-picture lang, Trinagar, di ba? Tama po, Senator. Kasi gamit po yung medical legal, pwede rin i-rule out yung self-inflicted injuries po. Titignan po ng doktor kung yung angulo ba ng mga pasa niya is possible na siya lang ang gumawa. Yun. So, para matanggal rin yung depensa ng police na ikaw lang, binugbog mo lang sarili mo sa banyo. Parang ganyan. Magpa-medical legal kasi. Colonel Randy Silvio, Provincial Director, Laguna Provincial Police Office. Colonel, magandang hapon. Hi, good afternoon po. Senator Tul po. Opo. Sir, opo. Colonel, suggestion ko po sa lahat ng mga kulungan sa inyong presinto, maglagay na po kayo ng CCTV. Kasi ito na nga po, meron na pong nabugbog. Sinabi ko na nga po ito sa mga hearing ko sa Senado para maiwasan na po itong pang-torture ng mga suspect. Actually po, nung nag-assume po tayo as provincial director, meron po tayong isang best practice dito sa Laguna Provincial Police Office po. Apo. Ito po yung ina-account po natin ang PUPC, lahat ng detained person from 8 a.m. at saka po around 7 p.m. ang mga naka-detain natin. At ito po yung nire-report daily sa ating Viber group, specifically po dito sa PUPC. Yan pong kaso na yan at ipapa-imbestigahan po natin. At kung lahat po, actually lahat po ng municipal police station natin, meron na po tayong CCTV at ipapareview ko po sa Chief of Police at saka sa intelligence officer po natin dito sa probinsya. Hindi, ibig sabihin sir, may CCTV na nakatutok po sa loob ng selda? As far as I know, meron po kasi nag-inspect din okay naman po tayo at makikita natin doon. Good. Ngayong araw po na to at kakausapin ko po yung intelligence officer natin, i-evaluate at i-validate po yung allegation po ng complainant at i-check natin lahat ng mga duty at the time kung meron pong incident na ganon. And lahat po ng mga nakakulong din po doon ay kakausapin natin kung totoo po yung allegation. So okay far, nakita ko po rin na napanood ko po ngayon na meron pong mga pasasya. I think tama po yung suggestion nyo. Kailangan po magpa-medical para po meron na po siyang record. Okay. Actionan ko po agad yan. Ngayon pong after po nitong pag-uusap natin ay meron po agad tayong directive at magpapababa po tayo ng tao at magsasubmit po kami ng report sa inyo. Thank you so very much po, Colonel Randy Silvio, Provincial Apo Director ng Laguna. Magandang hapon po, Colonel Sir. Apo, thank you po. Maraming salamat thank po, Senator Tulipo. At samantala natin sa linya telepono si Brigadier General Carlito Gases, Regional Director,
Region 4 APNP. Nasa linyong telepono, nag-call back sa atin. General, magandang hapon po. Salamat po sa pag-call back, General Sir. Magandang hapon po, Sir Rapitol po. Okay, okay naman po. Yung pagkipag-usap po namin sa inyong PD, Sir, very willing po sila na tumulong. Pakialalayan na lang po para masiguro na maging patas po yung gagawin investigasyon ng ating kapulisan dyan. General. Yes po, Senator. Yes po. Gagawin ko rin ng bilang my power as regional director to really monitor kung ano yung gagawin po ng ating provincial director para at least kung ano man yung mga complaint na yan, ma-address properly, Senator. Opo. Thank you so very much po, General Carlito Gase. Sir, mabuhay po kayo, General. Mabuhay po kayo, Sir Rapitol po. Magandang hapon. Yung pong pang-aresto sa iyo at kinisuhang kaalaming scandal, hindi ko napakialaman yun. Mm-hmm. Unjust vexation, hindi kita tutulungan doon. Kasi nakikita ko naman talaga meron, may kaso ka. Pero doon na sa pambubogbog. Ito po yung leksyon sa lahat ng mga pulis natin. Huwag niyo po ilagay yung batas sa inyong kamay. May batas po tayo eh. Let the court decide kung ano yung narapat na parusa kanya, hindi po yung kamay ninyo. Mm-hmm. Diba? Nabubugbugin nyo hanggang sa mapilay at nagkapasa-pasa. Eh, sa medical, malalaman naman sa medical legal. Tama po, Senator. And yun nga po, may CCTV na ngayon. Kung yung times, mga anong oras ka sa tingin mo nung binugbog? Mga anong ano oras yun ng gabi? Around 7 po ata. Yung date and time. Opo. Ito lang, ito yung sinasabi ko. Baka, ha? Walang baka recording. Yung oras na kung saan siya binugbog, putol. Yun po, Senator. Kaya dun sa batas ko, yung sa pinapanukala kong batas, kapag nangyari yun, yung station commander, lahat sila kasuhan. Yes po. Yes. Kasi nagsabotan para putulin yung parte na importante sa korte. Baka po nasa editing room na po sila ngayon. Ine-edit na yun. Baka ine-edit na po. Di ba? So, ayun no. Pero sir, curious lang ako. Paano po kung kompleto yung record? Ano po ang gagawin niyo pag nakitang walang torture na nangyari? Mag-ano po ako nun? Hindi po ako papayag na wala pong magkaka-record po nun. Curious lang po ako, Senator. Ano? Kasi natanong ko po kay complainant, what if kompleto po yung CCTV record at yung whole time na naandun siya, wala pong pambubugbog na nangyari sa kanya? What then? Ano ang mangyayari sa atin dito? Mag-apologize ka ba kay police? Hindi po. Siya talaga nagsasabi po ang totoo. Hindi, unang-una, para sa akin, kung visual lang, kitang-kita naman talaga may mga pasasya. Yes po, Senator. It's just a matter of, sinasabi ng police, baka kagagawa niya sarili niya, baka naggulong-gulong ito sa kalsada yes po, at lumundag-lundag sa semento hanggang sa semplang-semplang semento yes po, at magkapasa-pasa. Parang ganun gustong palabasin ng police. Yes. And very kasi may pasa naman talaga. Yes, that's why tama ka, kailangan medical para yung doktor magsasabi kung ito ba self-inflicted yes, po, o may nambugbog sa kanya based dun sa assessment ng eksperto. Yes po, Senator. Pati very confident po siya nung sinabi ko, what if we show you a video na walang pang torture na nangyari? Was still confident po, Senator. He was still confident. So mukhang totoo po yung nangyari sa kanya. Mukhang totoo. Totoo talaga may nangyari. So yan ang sinasabi ko, bisa natin yung pag-file ng batas, Attorney Garrett, na yes, Senator. Lahat ng presinto dapat meron. And para maiwasan din, may mga suspect yung mga babae na nire-rape. Tama po, Senator. Buray ng mga pulis sa selda, rarapin, dalhin sa ibang parte ng presinto. Kailangan talaga yung magkaroon ng CCTV sa lahat. At yes, nakatutok talaga doon sa selda. Sa selda. Of course, pwede sa CR. Yes. For privacy. Pero doon sa selda, wala naman bawal doon, di ba? Wala naman po, Senator. Ginagawa sa ibang bansa, sa US eh. Opo. Di ba? Naka-CCTV camera yung preso. Pero merong parte doon na mag-CR. Private area. Private area na yon. O, dapat ganun din tayo para hindi maabuso. Kahit na criminal, meron pa rin karapatan. Suspect yes, pa lang naman siya, hindi pa naman siya convicted. Exactly po. Even if he's already convicted, dinala siya sa Muntinlupa, may karapatan pa rin siya. Ikulong lang siya. Kulong lang, huwag yung torturein. Yung ibig sabihin. Diba? So sir, magpa-medical ka muna and then saka tayo mag-usap. Okay? Patrolman Kapsa, sir. Okay. Doon po sa pagkaso mo dito ng alarm and scandal and unjust vexation, mukhang tama ka nga po. Yung pagkakaso mong yon, hindi kami makikialam. Labas kami doon. At sabi ko kanina dito sa kay Mark BJ, buntot niya, hila niya, mayabang siya eh. 'Di ba? Maingay sila. Tama lang yung ginawa mo na ipakulong siya. Pero yung mabugbog siya, it's a different ball game. Mm-hmm. Yun lang po yun. Then titingnan po namin kasi sabi mo hindi niyo po binugbog, so para lumita o self-inflicted, malalaman po natin sa doktor. Kaya nga po ipapamedical namin. Okay, sir? Sige po, Senator. Magandang hapon po, Patrolman Kapsa. Yun po muna, Sir BJ. Pa-doktor ka namin muna, ha? Apo. Sige, magandang hapon po sa inyong dalawa. Magandang hapon. Thank you po.